like a Hellcat. Yun, what's up guys? Tutorial na naman po muna tayo ngayon, malakas ang dagat. Gagawa tayo ng gagamitin natin sa pakaskas o tautaw dito sa amin, ang tawag. Una, gagawin natin ang ulo bago yung kanyang pinakang katawan. Ito yung mga gagamitin natin guys. Bullpen na walang wala ng tinta. Sticker na holographic sticker, kulay silver. Tapos ang ating 3DI. Tapos UV Ryzen. Tapos ang ating UV light. Tapos gunting. Balahibo ng manok. So itong dextrosos. Itong ating kabel na 562 double hook guys yung gagawin natin mamaya. Yun, simulan natin guys bago pa mahuli ang lahat. Kung bago pa lang po sa aking YouTube channel, gusto mo ng ganitong uri ng video, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot na rin po ng notification bell para update po kayo lagi sa anumang video na ating upload. Yun, okay, simulan na po natin. Let's go. Una, lagyan muna natin ang sticker itong ating bullpen na walang laman. Okay na. Maliit lang guys, pinakang harang lang niya sa ating UV Ryzen. Maliit lang siya. Pasok na natin. Tapos tansyahin natin kung hanggang saan yung ating gagawing pinakaulo. Lalagyan lang natin ng mata. Antayin lang natin siya para magandang tingnan. Okay na. Lagyan natin ng UV Ryzen. Lagyan din natin guys yung mata niya. Palibutan din natin para hindi tumunggal. Dapat landahan lang guys para hindi kumalat. Lalagyan pa natin siya ng isang
isang pinakambanggaan niya, guys. Para yung talent natin sa pamain hindi mabsot, hindi dumulas. Manipis na manipis lang, guys. Hanggang dun kung sa atin puputulin ito mamaya para pinakantalian siya. Yan, lagyan na natin siya. Konti lang, guys. Pinakang padikit lang. Pinakang padikit lang ng ating nilagay na dexter sauce. Konti lang, basta may pagtatalian pa siya. Yan, okay na, guys. Ulo. Yung nga pala, guys, kapag naglagay kayo ng rice sa ganito, pagkapailaw nyo, huwag nyo munang matigas na siya, pero hindi pag ano, ito pang mabilisan lang tumigas kahit hindi mo na ibilad. Pero huwag nyong hawakan itong kagad itong nilagay nyo ng rice, kasi lalabo yung kanyang kagloss, kasi hindi pa talaga siya totaling matigas. Hanggang to, mga 10 minuto nyo pang ibibilad sa araw para talagang solid na yung kanyang pagka-fiber. Yan, putulin na natin, guys, bago pa maputol ng iba. Hi! Okay. Pag-like sa aking sa video ito. Alam nyo, baga mga kalabay, na ganito lang karami ang mga nanonood sa akin. Ganito karami na hindi man subscriber. Napakarami po ng nanonood sa atin na hindi subscriber, kaya napakalaki ng tulong po ng inyong pag-like sa aking video. At sana pindutin nyo na rin po yung ating subscribe button, pati yung kampana, yung kampanera mo po ba, para updated po kayo kapag may video tayong i-upload. Maraming salamat. Gumawa na tayo ng palaman niya. Guys, yung ating mga paghahaluin, i-mix natin ito. Marami nating kulay, yung orange, tapos kunting pula, itim, tsaka puti, may kunting green tayo, tsaka dilaw. Ayan, i-mix natin yan. Gamitin lang natin ang brush. Pwedeng suklay, pero mas maganda ang brush para pina ang pagka-mix niya. Paikutin nyo, guys, habang binabrush para mag-mix siya ng maganda. Guys, okay na. Mix na siya. Ayan, pagsasamahin natin yung kabilang dulo niya. Natin papantayin, guys, yung dulo. Dapat naka medyo patilos siya. Yung, guys, mabasa, patilos. Pagtatalian natin ito, guys, yung ating button badge. Ang bago nyo siya talian, guys, ganitohan nyo siyang plate. Para yung ilalagay natin talang hindi kumuskos, hindi siya mali sa tayo. Ang tatali natin, guys, ay number 4 na tansi nylon, para na wala siyang kulay. Mas maganda, guys, sana kung may halo itong malibo, kahit yung sa bolik o sa hiraw. Wala tayong balahibo, wala, puti lang yung balahibo natin ngayon.
natin, isasama yung ating balahibo na putay. Ating double hook. Kalayan na natin. Nylon pa rin guys yung ating gagamitin, number 4. Sin para sigurado hindi umikot. Lagyan natin ng balahibo yung ating hook. Ilalagay dito sa nakang pang-ulo niya. Halika natin ang ilang pirasang tin.
So, palalabasan yan. Palalabasa. Yan, kabit na natin guys. Under 25 nga pala itong ating pagkakabitan na nylon. Pag kinsi kasi, pag sinibad ng malaki, hindi mo mapirsa. Sunod dito ng ating kalaman. Tapos itong ating kawil na double hook. Ayan. Magandang pagtali nito guys. Tapin nyo ito. Plus kahit mag-ira dito ng isda, tapos tuloy natin yung tira. Ayan. Basahin na natin guys. Yung ating ginawang gagamitin sa makaskas o sa taw-taw kung tawagin dito sa amin. Kahit saan kumagat dyan yung isda sa pool kasi double hook yan. Gagamitin natin ito pag nagtalma. Ayan, sana magustuhan ninyo guys. Hanggang dito na lang ating tutorial. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.